Welcome back sa ating walk around review since matagal tayong hindi nakalabas dulot ng habagat na nagdadala ng matinding ulan ngayon sa ating bansa. Nandito tayo ngayon sa Rusi Subic Zambales branch para bigyang silip ang isa sa kanilang affordable scooter bike. Yan nga yung Royal 125. Hindi ito soft drinks mga brother ha. Pero bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko po ang lahat ng ating mga new viewers dyan na mag-subscribe, click the bell and all button and like and follow naman sa ating Facebook page. Meron na rin tayong Facebook group at mag-join na rin kayo dyan para lagi kayong updated sa mga incoming new episode natin. Okay mga brothers, bago natin tuluyan ikutan at i-check yung build quality rito ng Rusi, tignan muna natin yung kanyang body design. Una sa lahat, hindi na natin ito itatago. No? Aminin na natin na ito is a gaya sa Mio Sol I ng Yamaha. No? Wala namang problema doon kasi hindi naman lahat kaya maka-afford noon. No? Siyempre, mahal din ang cash price at hulog noon monthly. Eh kung minimum wages ka lang, tapos may inulugan kang bahay o may inuupahan kang bahay, tapos may pamilya ka, eh mahihirapan ka rin doon. No? So may mga alternate na brand. Ito ngang Rusi at ito ngang scooter na to na Royal 125. So yung mga linings niya, hindi naman talaga totally ginaya sa Yamaha. No? Meron naman din pagkakaiba kahit papano, konti lang naman. Makikita naman natin dito, to, although ito, makikita nyo gumilid. Alat, dito naman naga-inspired talaga eh. Pero pagdating dito, may konting pagbabago na naman all the way dito sa running board and then dito sa pinakatapakan. And which is nilagyan din nila ng mga vinyl na carbon fiber na sticker which is good. Ayan, kung ako lang ang bibili nito, mas gusto ko nang tanggalin yung R-box niya. Ayan, yung mga yellow sticker na yan. Pero itong Royal emblem na to, good thing to, plus puntos ito, Rusi. Tsaka yung 125 dito na logo, yung emblem, okay yan. Tapos nandun yung Rusi sa ibabaw, oh. Ayan o, makikita nyo dyan. Ang ganda rin o. So, nakakapagbigay elegant at klase sa motor. And then, meron pa siya ditong sticker ng parang pinaka-carbon fiber din na sticker. Ayan, which is nagbibigay ganda, nagbibigay pang sports sa pagtitingnan natin yung scooter. Move naman tayo dito sa kabilang side ng scooter. So, almost same lang din naman. Makikita natin yung Royal emblem. And then, yung seat cover. Ang ganda rin ng pagkakalagay dito ng emblem na ng Rusi logo. I think this is reflectorized. And then yung cuts niya, nakikita nyo, maganda yung cuts din ng upuan dito na ginawa ng Rusi pagdating dito sa rider section all the way dito sa back ride niya. Igutan na natin yung motor na to, tapos check natin kung ano yung mga ginawang build dito ng Rusi, kung quality ba o kung okay ba siya, kung papasa ba sa atin. So una, check natin yung pinaka pairings. Yan. So normally, dito ako nag-check sa front fender. Kasi dito mo yan makakapa eh. So ito, isa sabihin na natin nasa neutral siya, nasa mid siya. No? Meron siyang rupok at meron siyang kunat. Pero hindi ko sinasabi na kagaya sa mga high-end na motor na pag inano mo talaga is makunat. No? So mas maganda kasi yon, mas flexible. No, mas ano sa mga pwersa, kung sakaling sabi ko nga kung mababasag to, masya-shattered to, mas less ang ano noon. Pero ito kasi nandun siya sa gitna, meron siyang kunat at meron siyang rupok, no? Which is what you get for the price na 46,000 pesos. Kasi yung iba baka mag-demand na naman kayo. Eh wag naman, no. And then ito, para sa akin tanggalin ko na to. Inspectionin pa natin. And then makikita niyo dito yung pinaka mga edges niya which is nagbibigay ganda tignan sa motor. And of course, syempre inspired pa rin ito dun sa Mio Sol I ng Yamaha. Ayan, makikita nyo naman. And then ito, gusto ko to, itong small details na to, itong aling range na to, maganda to, no? And then merong sticker ng carbon fiber dito. Ayan, nagbibigay highlights. Ayan, katukin natin tong headlight, makapal din yung salamin ng headlight. Although hindi ito bubog, plastic lang, pero makapal. Dito sa signal lights, ganun din. Tatay sa bandang ibabaw. Then makikita natin dito yung fairings niya na metallic orange. Ayan. Okay din, makapal naman. Tapos sa matte na black dito. Ayan, nagbibigay highlight sa motor. Ayan, ganda oh. Tatanggalin na natin yan, nakakapangit yan. Okay na to eh, ayan oh, social eh, di ba? Ayos eh. So pagdating dito,
May sticker dito na Rusi, much better, tanggalin nyo na rin. Hindi maganda tignan eh. So may Rusi, ang dami na kasing Rusi, di ba? So tapos, okay din dito yung fairings, makapal naman. And then ito, mga ordinary na tornilyo, which is may pintura naman, malayo yan magkaroon ng kalawang. Pero kung masaya lang ka, pwede mong palitan yan. Maganda rin yung pinaka-texture ng floorboard niya. Ayan. Hindi ka basta-basta madudulas. At saka spacious. And then, meron dito yung utility hook. Para sa mga, kung tawagin natin, para kung maglalagay ka ng mga groceries. Ito, tawag na iba dito, gulay board eh. And then dito, meron dito nga dalawang air intake. Ayan. Ito, tulong ito para sa makina. Para sa paglalamig kasi, which is air cool dito. Ang ganda rin dito ng tapakan ng back rider. Aluminum na, bakal. And then, ito pa rin yung kickstart. Sana ito, laparan din ng Rusi ito, katulad sa Moto Posh. Yeah. Ganda na rin ang design ng ano nila, air filter nila. No? Ito yung isa rin sa mga binago sa scooter. And then, may nakalagay, Euro 3 SC125. I think meaning na SC is scooter. Ito pa tayo. Grab bar, matte black, which is good. Tama ito kasi kung ginawa nila tong orange, masagwa ito. Dapat to black talaga para nag-highlights. Tapos may konting sticker dito ng carbon fiber. Ayan, oh. Carbon Lodi, pero sticker lang. Ayan. Tapos yung emblem ng Royal, nandito, ang ganda. Okay yung fairings. Susian ng upuan kung magpapagas ka. Reflector. Tapos maganda rin yung edges ng ano, no? Rear fender. Ayan, may kikita nyo rito. And then merong nakabukod na ilaw para sa plaka. Ito yung plaka niyan, sabot-sabot lang, uusap lang, may sticker pa rito. Ang ganda rin, ayun, may mga edges na ganyan, ayun, nakakadagdag ganda sa mga small details. Tire hugger, ito, okay naman. Ang ganda ng pagkakalayo niya sa gulong. Meron kasi ako nakikita minsan, dikit na dikit eh, nakaganon na, papaalay mo pa ito, okay na. Tapos yung shock. Sad to say, hindi ito adjustable. Kung nabababaan ka o kung natataasan ka, pwede mong papalitan ng mga aftermarket yan. Tapos pagdating sa drum brake, wala siya yung cover. Di ba mostly mga napansin nyo mga brothers, yung mga nire-review natin ibang motor, lalo na sa Moto Posh, may cover na yung drum brake. Ito, wala pa. So ikot tayo dito sa kabilang side. So patulan na natin itong tambucho. Ang tambucho niya, muffler guard niya, hindi naman ganun kakapal. Ayan, oh, makikita nyo naman, oh. Pero okay lang ito, which is kung sakaling mabangga ito, mag-a-absorb lang ito ng force. Hindi ito malayo, mataas ang chances nito na wag mabasag. And then may konting chrome dito na style. Tsaka syempre, guard pa rin naman yan eh, hindi ka mapapaso. And then, flat color yung kulay ng tambucho. Sigurado to high temp ang nilagay dito na pintura. Syempre, lagayan ng langis kung mag-change oil ka. Ayan, tire hugger again. And then, doble pa nga ito. Ito pa yung iso. Naka-connect to sa air filter ng motor, oh. Ito yung makina. Yan, ito isa sa mga nagustuhan ko eh. Which is pagka nagkano ka, pag nagsasagad ka ng paa, pwede mo pa itapak dito yung paa mo, ayan, oh, kung ganyan, kaganyan ka. 'Di ba may mga rider na mahilig dito nagtatapak sa pinakatapakan ng back ride, ayan, okay to. Tapos ang halaki pa ng space ng ano mo rito. Okay, yung seats. Check natin yung seat. Yung seat cover tama lang, hindi ganun kakapal. Kukumpare natin doon sa mga seat cover ng Moto Posh. Sa Moto Posh kasi halos nag-same sila ng Honda eh. Sa palagay ko ah, kasi chinek ko parehas yan, halos parehas sila ng kapal. Eto, hindi naman ganun kakapal. Lalo na pag nahulbe rin ito ng pusa, tapos to. So magpapapalat ka rin. Good thing lang, may logo na Rusi rito. And then, tsaka dito. Tapos reflectorize. Tapos dito sa loob, ilalim ng upuan, battery. Yan, dito lalagay, which once na binili mo na. So ngayon, hindi natin binili ito, re-review, iniikutan na natin, hindi natin malalagay ng battery. So may maliit ka rito na space, ayan, isang dangkal ko yan, mga brothers. At isang, ayan, isang daliri ko. So hindi naman ganun kalaki yan. So pwede lang ito siguro, mga basahan. Siguro, lagyan mo nga lang ito ng drinks, puno, bote ng bottle of water, puno na ito eh, at saka kapote. And then, ang features ng Rusi, nandito, yung pang-adjust nila ng minor, ayan, oh. Fuel tank. Ayan, which is I think nasa 4 to 5 liters to. Ayan. Chassis number. Yung engine number nandito. Ayan. Okay, close na natin. Alright, there you have it. Nakaikot na tayo.
So mga brothers, nandito tayo sa pinaka-cockpit ng Royal 125, no? Well, para ma-check natin yung pinaka-comfort ng kanyang upuan. So nandito yung paa ko. Ito nga yung sabi ko kanina during nating walk around. Yan, nakabota pa ako niyan. Trademark yan, mga brothers. So maluwag. Oh. So size 7 ako. And then itong bota ko is size 7.5. So maluwag yung pinaka-ano. Ayan. Nakikita nyo na haba ng ano space. Oh. Then pwede pa ako makapaglagay dito ng mga supot. Siguro mga tatlong supot din yan. Pwede yan dito. Bubuka ka lang naman ako. Kaya gaganyan ako. So ito yung sinasabi ko na pwede mong tapakan. Ayan. Ayan, o kaya dito. Pwede ka, pero ako, mas okay din dito eh. Kung talagang madami kang dala dito talaga, sako-sako, ayan, pwede. And then, meron siya ditong small pockets. Parehas ang size naman niya. Although, pwede mo itong lagyan ng drinks. Ayan, pero cellphones, baka siguro malaglag kung malubag ka. Pwede ka lang bumili ng cellphone holders. Lagay mo rito sa pinakalagay na side mirror. Dito naman niya nilalagay eh, di ba? Then meron siyang ordinary na switch. Hindi siya anti-tap, pero okay naman. And then meron din tong lock sa handlebar. Check naman natin yung pinaka-handle grips. Handle grips niya, medium yung kamay ko. Sakto naman sa akin. So yung pinakahaba ng handle grips niya is pang medium lang. Sad to say, wala siyang end bar, mga brothers. Hindi katulad sa ibang scooter. Treno niya sa likod, tama lang. Hindi pa na-adjust, pero okay naman na pisilin. Ito yung low bin, ito yung high bin. Lagay na side mirror. Yung horn niya, eto. Nauuna siya kesa dito sa turn signal lights. Pero sanayan lang din naman yan. Wala namang problema yan. So, eto yung left, eto yung right. And then, eto yung choke niya. Ayan, meron pa tong choke. Kung sakaling malamig yung makina, especially pag mag-i-start ka, lalong-lalo na yan sa umaga, pagpapasok ka. Ayan, may choke pa siya. So, balik na natin. Then, pagdating dito sa gitna, makikita natin yung analog gauge panel niya. Wala namang special, no? And dito yung left, nandito yung right. Magkabukod yung turn signal niya. Mas maganda ito kumpara doon sa isang ilaw lang. Tapos mayroon dito yung sign ng high beam. Ayan, kita nyo ba? Hindi kasi natin ma-on, eh, no? And then, ito yung pinaka-trip meter niya. Ito yung speed meter niya. Wala siyang RPM. Mostly, ganyan naman yung mga scooter. Ito yung fuel gauge niya. Para makikita mo kung empty ka o full. And then may konting logo dito ng Rusi. Dapat ito ginawa na lang silver para sa akin. Tapos ordinary lang yung plastic. Wala naman special. Okay. Pagdating dito sa kanan, lagay na side mirror. Ito yung kill switch ng makina. Ito yung on ng park light. And then ito yung on ng headlight. Electronic start. Ito. And throttle. Okay naman pigain. May konting loose pa. Pwede naman i-adjust yan. Pisilin natin yung pinaka disc brake sa unahan. Okay naman din. Hindi naman mahirap pisilin. Walang end bar. Okay? And then... So mga brothers, heto nga yung iba pang karagdagang features ng Royal 125. Meron itong tire size na 70x90 in the front at 80x90 in the rear. Of course, nandun pa rin yung signature trademark ng Rusi pagdating sa kanilang rim, ang Power Mags, na size 14 inches. Harap at likod na yan. It has a single floating caliper piston disc brake in the front and mechanical drum brake in the rear. Suspension nito basic lang na telescopic fork at non-adjustable single shock in the rear. Pwede na rin ang lighting system ng Royal 125 since naka-LED na ang headlight nito at park light. And the rest, ordinary bulb type na lang. Ayon sa mga owners ng scooter na ito, kaya raw tumakbo ng Royal 125 ng 90 to 100 kilometers per hour in the stock condition. At may konsumo na gasolina na 40 kilometers per liter. At depende pa rin yan sa bigat at riding routine ng isang rider. So ngayon mga brothers, i-check na natin yung seat height niya. No? Again, I'm only 5'4". At ito ang itsura ko sa Royal 125. Eh, lapat yung paa ko kasi flat yung gulong eh. So, konti lang yung hangin na nakalagay. Siguro pagka nalagyan mo to ng tamang PSI, I think 32 PSI. Tataas ito konti. Pero konti lang naman. Siguro yung paa ko aangat lang naman ng ano. Pero ngayon, mas mababa siya. I think sloop ng Rusi dito pagdating dito sa seat. So, pabor na paborito sa mga 5'5 pababa na riders. No? Manageable natin to talaga. Tsaka sa mga 5 flat dyan o kahit mga babae na 4'11, maaabot nila ito. Kasi hindi naman ganun kalapad yung upuan eh. Tama lang yung buka. And then pwede ka lumapit dito sa unahan.
Ayan, pag lumayo ka na kasi medyo bubuka ka na. Ayan. Pero dito, okay lang. Ayan. Tapos yung turn ng kanyang manibela, okay din. Ang haba ng pagkakasagad dito. So, madali ka makapagmanobra dito, mga brothers, kung sakali. Ayan, oh. And then, tapos yung setup ng handlebars niya, hindi naman kataasan, tama lang. So, ito kasi para sa akin, eh. Pero as usual, mga scooter, mababa ang pagka-handlebar nito, eh. Pero okay lang din naman, upright pa rin naman, oh. Hindi naman ako ngawit. And then, hindi naman siya bulky, which is good thing. Madali mong isingit-singit sa mga makikipot, sa mga matatrapik, looban, ayan. Maasahan mo itong motor na to. Ayan, oh. Dali naman, oh. So, pagka ganito yung riding position, abot na abot ng paa mo, mataas ang confident mo dito. So, okay, mga brothers, there you have it. The Rusi Royale 125 na metallic orange. Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari niyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Ark ng Sork Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!